Bagyo! Ang bagyo ang isa sa pinakamalaking threat na kinakaharap ng isang bansa dahil sa damage na kaya nitong gawin sa isang lugar. At ang isa sa mga problema dito ay ang malalaking baha at pagkawala ng buhay at ari-arian. Pero alam mo ba na ang Japan ay may lugar na nakuhaan na may baha na imbis na putik ang iyong makita at maduming tubig ay malinis na tubig ang makikita. At masasabi mo na talagang masarap magtampisaw at mag-swimming dito. Hindi yan lingid sa atin dahil sa kanilang flooding system na napapakinabangan. Pero alam mo din ba na mayroong lugar sa Pilipinas na pag binabaha ay imbis na putik at marunong tubig ang makikita ay napakalinis na tubig at kulay asul na baha ang matatagpuan. Ito ay sa Pakil Laguna. Ano ba ang dahilan ng pagiging maasul na pagbahaan ito? Naakalain mong nasa swimming pool ka. Ating alamin sa episode ng istorya na ito. Kung interesado ka sa mga kaalaman at makabuluhang istorya, ay huwag mo sana ipagkait na pindutin ang ating subscribe button upang mapanood mo pa ang iba pang videos na lalabas sa channel na ito. Hindi lang ang Marikina City at ang mga kalapit na lugar ang iniwanan ng bagyong Ulysses ng matinding pagbaha dahil sa malakas na dala nitong ulan at hangin noong November 12. Ganun din ang nangyari sa ilang mababang lugar at ganun din ang pagbaha sa ilang lugar ng Laguna. Ngunit, ang baha sa Pakil Laguna ay nagbigay ng atensyon sa mga netizens matapos makita na ang baha ay malinis na parabang kulay asul imbis na kulay putik dahil sa mga inanod na kalat sa lugar. Agad namang sumagot ang mayor ng Pakil na si Mayor Vince Soriano sa pangyayari nito na tila phenomenon ang pagbaha sa lugar na kanyang nasasakupan. Ayon sa kanyang Facebook official page, tungkol sa malinaw at mala swimming pool na baha sa lugar nila, ito ay nanggaling sa malaking ilog na sakop ng Barangay Burgos sa poblasyon. Ito ay natural na malinis at ang tubig na dumadaloy dito ay nanggaling sa Turumba Spring Resort. At ang kanilang bayan mismo ay deklaradong fish sanctuary sa Laguna. Dahil sa kumalit na litrato na nakita sa Facebook, kaagad itong nagbigay ng ngiti sa mga kapwa natin Pilipino. At talaga namang nakakamahang malaman na sa kabila ng pollution at maraming basura sa kapaligiran, ay meron pa rin lugar sa Pilipinas ang hindi nakakaranas ng pagbahang perwisyo sa mamayan kundi ngiti ang naidudulot dahil sa taglay nitong ganda. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito ay maaari mong i-like, comment at i-subscribe ang aking YouTube channel G-Zone TV para sa mga fresh episode na lalabas. Maraming salamat sa inyong suporta and this is G-Zone TV!